Maghahanda tayo ngayon ng napakasarap na insaladang talong sa gata with hipon at itlog na maalat. Grabe kasarap! At yan ang ating main ingredients, isang kilong talong at kailangan natin siyang ihawin. Pero bago natin inihaw yan ay tinusok-tusok muna natin ang tindor para makasingaw at hindi sasabog. At pagkatapos ay kailangan na nating pakuluan ang isang basong suka at lagyan natin ng kalahating basong asukal na pula o brown sugar. At lagyan rin natin ng isang magic syrup, isang kutsarang nor liquid seasonings, at isang kutsara ding patis. Mamaya na tayo maglalagay sa ng asin doon na mismo pag tinitimpla na talaga natin. Pakuluan lang natin hanggang sa mahibasibasan ng mga 1/4 siguro mabawas dyan. At yan ay gamitin nating pangpiga sa ating gata. Kasi ang nabili nating gata hindi pa napiga, kaya yun ang gamitin natin pangpiga. Pero halimbawa makabili kayo ng puro-purong gata na napiga na, na wala talagang halo, ay kailangan mo lang pakuluan kalahating basong suka at 1/4 na asukal. At saka nasa kalahating basong ilagay mo rin na gata. Depende sa iyo kung iubos mo yung gata, kung maraming gata. Basta pag purong gata, 1/2 lang ng asuka at 1/4 na asukal. Depende sa iyo kung dagdagan mo ng asukal. Yan na, napiga natin gata. Yan ang itsura niya. Nasa mga 3/4 na baso yan. Kasama yung gata, asukal at saka suka doon at mga panimpla. Yan, binaliktad-baliktad natin ang talong at naluto na. Kaya kailangan na natin siyang balatan. Napakasarap ng insalada pag halimbawa talong na inihaw. Basta naihaw, mas mabango, mas masarap. Yan. Matapos natin yung balatan ay kailangan na nating lutuin ang ating hipon. Nasa 1/4 na kilo yung hipon natin. Lagyan ko lang kunting tubig at yan, lutuin natin patuyuan. Hindi ko naman talaga sinagad na luto. Ay gusto ko yung half cook lang siya para maluto rin siya dito sa suka. Kaya mas masarap siya, mas juicy. Yan, naluto ng hipon natin, natanggal ang ulo at kanyang mga balat. Kailangan nating timplahan ang ating talong. Nilagay na natin ang tatlong kalamansi. Piniga na natin. Isunod na natin ang ating mga ingredients. Kamatis, sibuyas, kunting loya, sibuyas dahon at sili. Depende na sa inyo kung ano ka anghang ang gusto ninyo. Kaya sili na mahaba ang nilagay ko. Ayoko kasi yung sobrang anghang kasi kakain yung anak ko. Pero pag gusto nyo talaga na maanghang, pigaan nyo ng labuyo. Depende na sa inyo yun. Yan kasi hinalo ko, slice ko ng maliliit yung sili para kung ayaw mong kumain ng maanghang, ilagan mo lang yung sili. Pero kung gusto mong maanghang, kaya kainin mo pati sili. Hindi naman to ganun kakanghang sa labuyo eh. Yan, nilagay na rin natin ng ating nabalatan ng hipon at natanggal ang ulo. At isunod na rin natin ang dalawang tinuktok na itlog na maalat. Nag-iwan lang ako ng isang slice para pang thumbnail natin mamaya. Yan, isunod na rin natin ilagay ang ating gata na timpladong-timplado na. Ihalo-halo lang. Medyo, tingnan nyo, medyo marami-rami ang sabaw. Pero hihibas yan mamaya kasi sip-sipin yan ng talong. Unang buhos kasi ganyan talaga. Pero mabutan ng mga 5 minutes yan, maghibas rin yan. Kasi sip-sipin yan ng talong natin. Lagyan na rin natin ng kalahating kutsarang asin. Depende sa dami ng talong at sa dami ng sabaw mo yung asin. Kaya alam mo na yon kung paano mo yun estimatein. Yan, ilohalo lang mabuti para pantay talaga ang lasa. Grabe kasarap yan. At kailangan na natin yang tikman. Napakasarap yung ulam nito. Sabaw pa lang nito, ulam na. Swak na swak talaga ito. Tiba-tiba ka talaga pag yun. Ito ang hinanda mo. Hindi ka talaga magsisi dito. Grabe ito kasarap. Okay na yan. At maraming salamat sa inyong panonood. Sana huwag kalimutang mag-subscribe sa hindi pa nakasubscribe dyan. At hanggang sa muli, paalam!